Maraming salamat sa ating butihing ama ng lalawigan ng South Cotabato. Si Governor June Tamayo na sa lahat, mukha namang lahat ng aming sinisigaw noong kampanya ay pinag-uusapan namin trabaho, pinag-uusapan natin yung healthcare, ay nakikita natin dahan-dahan dito sa South Coast at sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, dahan-dahan na natutupad ang ating mga hangarin para sa ating bansa. At mga pag-usapan nga po natin, ako'y magpapasalamat muna. Siguro ang una dapat kong gawin ay magpasalamat sa inyo lahat. Paabot sa lahat ng tiga South Cotabato ang aking pasasalamat sa inyong napakalakas na suporta na binigay ninyo sa akin. So, sa nakaraan na halalan. At kaya naman, sa ganung paraan, tayo'y nagkaisa, tayo'y nagsama-sama. Kagaya ng nabanggit ko, ito yung mga sinisigaw natin nung kampanya ay binagawa na natin, nabubuo natin at nakikita naman ninyo sa pagkakaisa at lahat ng sektor, hindi lamang sa pamahalaan, kung hindi pati na sa private sector, pati na sa local government ay nagtutulungan para tulungan at pagandahin ang buhay ng ating mga kababayan. Kaya naman po, kasama ko ang ating mga ibang mga department secretary na nandito ngayon. Andito po, DSWD, Department Secretary Rex Gatchalian. Ito po, bagong upo sa Department of Health, ang ating bagong secretary, Secretary Ted Herbosa. Andito po, kaya sila po ang nagtayo ng job fair, ang Dole, ang ating secretary, Secretary Benny Lagresta. Andito po, doon naman po sa labas, yung tumutulong at tumutulong para sa mga maliliit na negosyante, maliliit na negosyo, nagbibigay ng kaunting makinarya, nagbibigay ka ng kaunting seed money. Galing po yan sa Department of Trade and Industry, ang ating Secretary, Secretary Fred Pascual. Sa paghahanap po ng trabaho, ay kailangan na kailangan lahat ng mga korporasyon sa iba't ibang lugar, hindi lamang din sa Pilipinas, kung hindi sa abroad, ay sinasabi, kailangan may bagong training dahil nagbago na ang ekonomiya, nagbabago ang teknolohiya, kaya't ay linagay po natin na Director General, ang dating Governor, si Datu Teng, maganda Datu, na ngayon, ang siyang nagmumuno ng Tesla. Nasa kanya po, nasa kamay niya po, ang pagtulong, pagturo sa ating mga naghahanap ng trabaho. Para kaya naman bagay na bagay, ay nandyan tayo sa job fair, makikita natin kung ano yung pangangailangan para sa retraining. Ito po ang ating ginagawa ngayon ay binibigyan dahil po yung sa hindi pa dahan-dahan na tayong lumalabas sa ekonomiya ng pandemya. Ngunit ay meron pa rin sa atin dito sa Pilipinas na medyo naiwanan. Kaya't kailangan natin tuloy ang tulong na ibinibigay sa inyo. Kaya't po kami nandito upang tiyakin na lahat ng inyong pangangailangan ay mabibigyan ng pansin at magagawa natin ang paraan para naman ay hindi napakahirap na ng buhay, sana naman makapagbigay man lang kami ng kahit kaunting ginhawa sa inyong mga ginagawa. Kaya yung universal healthcare, isa yun sa pinakamalaking isang batas yan na napasa noong nakaraang kongreso. At simple lang naman yung universal healthcare, sinasabi lahat ng mamamayang Pilipino ay kailangan suportado ang kanilang pagbili ng gamot, ang kanilang pagtingin sa doktor, ang kumaospital, ang pag-ospital nila, ang treatment nila. Kailangan natin bigyan ng tulong. Kaya isa sa pinakamalaking project ito ng aking administrasyon. Kaya tamang-tama, yung ating bagong DOH Secretary ay pag-aaralan namin na mabuti para maging kasing ganda ng nangyari na ngayon dito sa South Coast na maayos na at makikita na natin ang universal healthcare. Kaya ayan po, yan lang naman po, kami naman po ay babati lamang at tinitingnan po natin na maayos po, na wala namang naiiwanan, walang mga naiiwanan na hindi natin alam at lahat ng ating kailangan tulungan ay kahit papano ay mabigyan ng pansin at mabigyan ng tulong. Kaya maraming salamat po sa inyo lahat. Magandang hapon po at asahan po ninyo
na ang inyong pamahalaan ay nandito, ang inyong gobyerno, nandito po lahat ng ating mga kalihim, nandito po silang lahat upang tumulong, upang alamin kung ano ang problema ng bawat isa sa inyo para may magawa kami sa administrasyon, sa national government, sa local government, at pinagsama-sama natin, yan ang nagsanib puwersa. Yung ating pinasa, yung speech ko nung kampanya, nagsasanib puwersa lahat ng mga may kayang tumulong sa pamahalaan, kahit sa mga pribadong sektor. Yan po ang ating naging panaginip, naging pangarap. Ito po ay nasa kamay na natin na gawing totoo ang ating dating pinapangarap. Maraming maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyo.